Sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, sa ating pong mga motorista, full tank na kayo kahapon. Dapat. Meron po kasing big time oil price increase ngayon. Nasa piso at 75 sentimo per liter ang patong po sa presyo ng diesel. Piso at 9 na pong sentimo ho naman ang price hike sa kerosene. At 85 sentimo ho naman per liter ang dagdag sa gasolina. Umakyat daw ang presyo nito dahil sa forecast ng OPEC na tataas ang demand. Isang linggo ho naman, nang sinasabi mo mababa kasi iba yung forecast. Ano yan? Bawat linggo nag-iiba sila ng forecast. Nandyan din daw po ang inaasahan pong pagbaba ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Pati na ang kawalan ng katiyakan sa galaw ng US Federal Reserve pagdating sa interest rates nito. Umakyat naman sa higit $2.56 billion ang halaga ng perang ipinadadala ng mga OFW sa bansa nitong Abril. Mas mataas yan ng 3% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Pero ito pa rin ang pinakamababang remittances sa loob ng 11 buwan. Sabi ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, maaring mas lumiit ang pinadala ng mga OFW na dolyar dahil sa paghina ng piso. Samantala po naman, umakyat din po naman daw ang halaga ng mga proyektong inaprubahan ng Board of Investment sa unang 5 buwan ng taon. At ayon sa BOI, higit na 640 bilyong piso ang halaga ng approved investment. 14% ang lamang nito kumpara sa parehong mga buwan noong pong nagdaang taon. Sabi po ng BOI, ito na ang pinakamalaking halaga ng investment na naaprubahan sa loob ng 5 buwan. Ang renewable energy sector ho naman ang may pinakamalaking bahagi sa kabuuan pong halagang yan. Inaasahan po naman makakalikha ang mga ito ng halos 14,000 trabaho daw para sa mga Pilipino. Tinabasa naman ng Metro Bank ang expectation nito pagdating sa pagtabas ng Bangko Sentral sa interest rates. Mula sa dating pagtataya na 75 basis points na tapyas para sa buong taon, umaasa na ang Metro Bank na nasa 50 basis points na lamang ang tapyas sa policy rates na ipatutupad sa huling quarter ng taon. Tinataya rin kasi ng Metro Bank na bababaan na ng US Federal Reserve ang interest rates nito sa Setyembre. At di raw malabo na dito na magiging komportable ang BSP na pababain ang policy rates nito. Sa ngayon, nasa 6.5% pa rin ang interest rates sa bansa. Samantala po naman sa ilang pang mga tampok na balita ngayon pong araw ng Martes. Posible ho naman daw na umakyat ang mga kaso ng digital attacks ngayon pong tag-ulan. Kasi nga po'y dumadalas daw ang paggamit ng mga Pinoy sa online transactions tuwing tag-ulan. Sabi po ng Kaspersky, kasabay nito ay umakyat din po ang panganib ng mga digital attacks kapag daw ho tag-ulan. Kasama na riyan ang mga phishing scams, mga malware attacks at digital fraud. Kaya dapat daw ay maging maingat daw ang mga negosyo at customer sa posibleng pag-atake ng mga scammers at ng hackers. Para silang dengue lang ganun. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.